aming mga tao ang naghahangad ng magandang buhay para sa masayang pagsasama, saganang pamilya at magandang pamumuhay, kaya't para sa kanila ay makakamtan nila ito kung sila ay mayaman. Yung tipong hindi na nila poproblemahin ang pang-araw-araw na gastusin, pagkain at iba pa. Kaya't sa hirap ng buhay ngayon, sino ba ang hindi gustong yumaman? Kaya't sa videong ito ay tunghayan nyo ang iba pang mga senyales ng taong yayaman ayon sa kanilang pag-uugali, kilos o galaw. Una ay kung ikaw ay may sapat na kakayahan, kaalaman at network, dahil kung ikaw ay may taglay nito, ay hindi na mahirap pa sa'yo ang pagyaman. Ito ang magiging advantage mo dahil kahit sa ang aspeto o larangan ka man pumasok, ay ito ay iyong pinaghahandaan o pinag-iisipan. Ubukas ka sa anumang mga ideya upang makatulong sa'yo, kaya't kung meron ka nito, ay hindi imposibleng makakamit mo ang yaman na inaasam. At syempre ay samahan mo na rin ito ng hard work para magkaroon ng magandang resulta. Kaya't sa mga taong may taglay nito, ay hindi maikakaila na ang taong ito ay yayaman. Dahil lahat ng taong nagsusumikap at masipag ay hindi maglaon, ay sila ay magtatagumpay. Dahil walang bagay dito sa mundo na basta ka nalang umaangat. Kung meron man, halimbawa ay ikaw ay nagmana ng isang negosyo, pero dahil sa hindi mo alam ang pasikot-sikot dito, ay kalaunan ang negosyong ito ay babagsak. Pwera na lang kung ito ay iyong pag-aralan ng maigi o pagtuunan. Kaya't kadalasan sa mga taong yumayaman ay nag-uumpisa sa maliit at pinagtsatsagaan hanggang sa ito ay lumago ng lubusan. At dahil na rin sa kanilang hard work, kaya't ang inaasam nilang yaman ay posibleng kanilang makakamit ng tuluyan. Ang mga taong yumayaman rin ay marunong makipagkapwa. Hindi puro pera ang nasa isip nila. Sila ay matulungin at hindi madamot. Sila ay maging instrumento rin upang umangat ang iba, lalo na sa mga kapos at hindi biniyayaan. Kaya't sa mga kawanggawa, ito ay mas lalo pa silang binibless at yumayaman. Hindi rin sila nanlalamang sa kanilang kapwa para mas lalo pa silang umangat. Kaya't ang ganitong taglay ng pagiging matulungin ay isang dahilan na ang taong ito ay yayaman o mas lalo pang yayaman. Kaya't para sa mga taong hindi masyadong biniyayaan, ay huwag kayong mawalan dapat ng pag-asa. Kung hindi kayo mayaman, ay tanungin mo ang iyong sarili. Kung may mga hakbang o ginagawa ka ba, baka kasi kontento ka na lang sa kung ano ang meron ka. At hindi ka nag-iisip ng ibang bagay na maaari mong ikayaman. Hindi mo kailangan ang maging sobrang talino para makamit mo ito, kundi diskarte sa buhay, tamang kaalaman, kakayahan at prosigilong yumaman. Basta tandaan natin na huwag tayong sumuko. Ika nga nila, habang may buhay, may pag-asa. So nasa inyo na kung inyong papansinin or iisnabi ng video na to. Basta't lagi nating tatandaan na tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng makakamit natin ang tagumpay. At syempre bago tayo magpaalam ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking channel dahil 106,000 subscribers and counting na po tayo. And of course, please don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell kung gusto niyong laging updated. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!